Chief of Staff bumisita sa Philippine Navy. Kaunaw na ang Heroes Monument ng Philippine Marines sa Cavite, pinasinayaan. Deck landing qualification, isinagawa ng mga surface and air assets ng Navy. Vice Admiral Hurtado nag-retire na sa serbisyo. Rear Admiral Valencia pumalit bilang acting foil. Para sa balitang probinsya, Navy nagsagawa ng relief operations sa mga apektadong lugar ng Lindol sa Ilocos Sur at Abra. 61 officer candidates nagtapos sa Naval Officer Basic Course sa Zambales. Community Livelihood Program pinangunahan ng Nagporsol. Navy, nakaisa sa pista iang kuyunon. Exercise sama-sama lumbas sa Cebu, kasado na! Summit sa Tagum City isinagawa ng Navy. Undocumented na sigarilyo at kargamento timbo sa Sulu. Sa balitang sports, tatlong tauhan ng Navy sumabag sa netball competition sa Korea. Sa serbisyong bayan, Navy muling nabigay ng libreng serbisyo at nakiisa sa Brigada Eskwela. Oras na mandaragat at mandirigma. Mula sa punong himpilan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama ang buong pwersa ng mga tagapag-ulat na mandaragat at mandirigma. Narito ang ating mga tagapagbalita. Navy Journalist Seaman 2nd Class Jeline Matalang, Seaman 2nd Class Keith Guerrero, at Sergeant Arley Ching. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. The Philippine Navy Virtual News and Public Affairs Program. Lakas pangkaragatan, tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Oras na mandaragat at mandirigma. Magandang araw rin sa ating mga kasundaluhan na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma.
First and foremost, on behalf of the officers, men and women of the Philippine Marine Corps, I would like to greet the Force Reconnaissance Group a happy 50th activation day. Through the years, you have proven time and again your prowess and agility in any operation from the mountainous terrains of Basilan and Sulu, the hills and plains of Mamasapano, the streets of Marawi, and other places you have been deployed to. You have shown your incomparable dedication in serving and our country and people. In all my assignments, I've always worked with the First Recon, and I have seen your dedication, how well you work, and really your professionalism in conducting your missions. Hindi ko pa kayang ikwento dahil masakit sa isipin sa mga pangyayari ng mga kasamahan namin. Nakita ko na nakabulagta na lang sa likod ng mosque. Nung that time, sir, na may biglang nakita, sir, na RPG na pumatak sa amin, sir. Yun po yung na-direct hit kami, sir. Yun po yung sa yung pagka-wounded ko, sir, sa mata. Sa nabali sa braso ko, sir. Tapos na tanggal yung laman dito sa kanang legs ko, sir. Tapos nagkaroon din, sir, ng butas yung leg ko, sir, sa ugat kung saan dinadaluyan ng dugo sa utak ko, sir. Sir, hindi po ako nagsisisi, sir. Dahil ito po talaga yung mula pagkabata, sir, na gusto kong makapasok sa bilang isang sundalo, sir. Sa mga pangalan na nakasulat sa Heroes Memorial,
ay mananatili kayong buhay sa aming puso at isipan. Ako si Corporal Romeo Desperida Jr., Philippine Navy Marines, member of Force Reconnaissance Group. Bagong AFP Chief of Staff bumisita sa Philippine Navy. Bumisita kamakailan si bagong AFP Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Vicente sa Philippine Navy, kung saan siya ay mainit na sinalubong ni Flag Officer in Command, Vice Admiral Adeluis Bordado, at binigyan ng arrival honors sa Navy Headquarters sa Rojas Boulevard, Manila. Ang pagbisita ni Lieutenant ay naglalayong malaman ang kasalukuyang estado ng hukbong dagat at upang makausap na rin ang mga officers, enlisted personnel at civilian employees ng headquarters at ng iba pang unit ng Navy na dumalo naman via Zoom. Bilang pagkilala sa kanyang bagong posisyon na Chief of Staff ng AFP, ng Honorary Flag Rank Command at Sea Badge, ni Vice Admiral Bordado na nagbigay din ng memento bilang pasasalamat naman sa kanyang pagbisita. Sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Philippine Navy at sinabi niyang nais niyang talakayin ang prioridad ng bawat sangay ng AFP, partikular na ang importansya ng ating soberenya at ang integridad ng ating teritoryo, na kung saan ang hukbong dagat ang may pinakamahalagang papel sa pangalaga sa ating mga karagatan. At classmate ni Navy Chief Vice Admiral Bordado, siya ang ika-58 Chief of Staff ng AFP at ang kauna-unahang Chief of Staff na magsisilbi sa ilalim ng Republic Act 11709, kung saan 3 taon ang term of office ng mga matataas na posisyon sa AFP, kabilang na ang mga pinuno ng mga Unified Commands at mga pinuno ng Army, Air Force at Navy. We'll be right back.
the officers and men of your vanguards in the Visayan Seas, Naval Forces Central, your Navy in the Visayas. We support the Philippine Navy's efforts for strengthening public information and community relations to deliver accurate, timely, and relevant information on the Navy's accomplishments through various social media platforms. With the creation of Philippine Navy Virtual News and Public Affairs Program, we expand our horizons to unveil our efforts of meaningful service towards the vision of a modern and multi-capable Navy. The Philippine Navy, through Naval Forces Central, will be persistent and dedicated in ensuring peace, security, and development in the Visayas, fair winds, clear skies, and following seas. Thank you, and God bless our Philippine Navy. Inanayahan ko kayong lahat na manood ng oras ng mandalagat at mandirigma. Tanaw na ta! Nagbabalik ang oras ng mandaragat at mandirigma. Alamin naman natin ang mga kaganapan ng ating mga mandaragat at mandirigma mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Balitang Probinsya. Naval Forces Northern Luzon, katuwang Civil Military Operations Unit Northern Luzon, nagatid ng mga donasyon para sa mga residente ng Barangay Cosocos, Nagbukel, Ilocos Sur, na lubhang naapektuhan ng nakalipas na lindol. Sa pagsasama-sama ng Civil Military Operations Unit Northern Luzon, 74th Infantry Battalion ng Philippine Army, MSWD at MDRRMO ng lokal na pamahalaan ng Nagbukel, kinahak nila ang mapuputik na daan at tinawid ang mga kabundukan upang marating ang mga nasabing liblib na barangay makapaghatid lamang ng tulong sa mga residente doon. Kabilang sa mga tulong na ipinamahagi sa mga residenteng nasiraan ng tirahan at nawalan ng kabuhayan ay ang mga pagkain tulad ng bigas, dilata, noodles at inuming tubig. Binigyan din sila ng mga personal hygiene kits. Magpapatuloy ang relief operation na ito dito sa Hilagang Luzon hanggang sa matulungan ang mga lubhang naapektuhan ng nakaraang lindol at nang sa gayon ay maiksan naman ang hirap na karinang nararanasan sa ngayon. Mula dito sa Barangay Cosocos, Nagbukel, Ilocos Sur, ako ang inyong ka-Navy, Seaman Second Journalist Elmo D. Gaspar, nag-uulat para sa oras ng mandaragat at mandirigma. Matagumpay na nagtapos ang Naval Officer Candidate Course Katalin Kasan Class 36 sa Naval Education Training Doctrine Command San Antonio, Zambales nito lamang ika-16 ng Setyembre taong kasalukuyan. Nadinaluhan ni Deputy Chief of Staff for Education and Training J.A. Rear Admiral Don Anthony Villaflor, Philippine Navy, bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Ang naturang seremonya ay kumakatawan sa isa pang pangunahing tagumpay sa paghubog ng mga bagong lider ng hukbong dagat ng Pilipinas at sa natahang lakas ng Pilipinas sa kabuuan. Ito rin ay kaayon sa patuloy na pagsikap ng organisasyon upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa edukasyon at patuloy na pagsulong sa makabagong modernisasyon ng hukbong sanlitaan. Isang company-sized arrival honor ang ginawad kay Rear Admiral Villaflor bilang tradisyon ng pagsalubong sa mga panauhi na naturang seremonya. Agad naman itong sinundan ng kanyang pag-courtesy call kay NATDC Commander Rear Admiral Renato David. Ang graduation ceremony na ito ay isang mahalagang kaganapan sa buhay ng isang naval officer. At tunay itong nagsasalaysay na kwento ng tagumpay, dahilan upang kilalanin ang buong NOCC Class 36 sa mga kapuri-puri niyang pagsisikap at sakripisyo. Lalo na ni Provisionary Ensign Lian Christopher D. Buitri, Philippine Navy, tubong Sorsogon City, Sorsogon, na binigyan ng parangal kabilang ang Philippine Navy Saber, Plaque of Distinction from Flag Officer in Command at Certificate of Merit Award sa pangungunan niya sa kanyang klase. Mula dito sa San Antonio, Zambales, ito ang inyong ka-Navy, si Man Seglas Journalist Miguel Pendo, nag-uulat para sa oras ng mandaragat at mandirigma. Community Livelihood Program, pinangunahan ng Naval Forces Southern Luzon.
Alamin natin ang kwento mula kay ka-Navy Seaman Second Class Journalist Sheila Barcelona. Pinangunahan ng Naval Forces of Southern Luzon ang isang community-based livelihood program na isinagawa sa Community College of Manito noong ika-9 ng Agosto kasalukuyan sa tulong ng Malilipot TESDA San Francisco Institute of Science and Technology. Nabigyan ng pagkakataon ang 25 mga residente mula sa Barangay Bamban, Manito Albay na matutunan ang food processing, partikular na ang paggawa ng tusino at skinless longganisa sa loob lamang ng isang araw. Masusing tinuruan at ginabayan ni test instructor Kathleen Bejo ang mga dumalo mula sa paghahanda ng mga sangkap hanggang sa pagpoproseso nito. Matapos ang ilang oras, iprinisinta ng mga dumalo sa food processing seminar ang kanilang finished product. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa oportunidad na ibinigay sa kanila ng Naval Forces Southern Luzon upang makatulong sa kailang pang araw-araw na pamumuhay. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong kanin, Seaman Second Class Journalist, Sheila Barcelona, nag-uulat para sa oras ng Mandaragat at Mandirigma. Amusta ra? Makipesta kita sa Pestay ang Kuyunoy. Muling lumahok ang mga tauhan ng Philippine Navy sa pagdiriwang ng Pestay ang Kuyunoy noong unang linggo ng Agosto na inorganisa ng Palawang Provincial Government. Pinangunahan naman ng Western Command, Naval Forces West at Civil Military Operation Unit West ang delegasyon ng mga sundalo na lumahok sa parada mula Puerto Princesa Cathedral hanggang Mendoza Park sa Rizal Avenue ng naturang syudad. Mahigit 52 grupo ang nakiisa sa nasabing kapestahan na pinangunahan ni Vice Mayor Nancy Socrates kasama ang mga lokal na opisyales at mga kinatawan ng iba't ibang barangay ng Puerto Princesa City. Ang taunang kapestahan na ito na ginaganap tuwing buwan ng Agosto ay nagbibigay ng pagkakataon upang magkita-kita at magkaisa ang mga nitibong mamamayan mula sa Puyo Palawan na naninirahan sa nasabing lungsod. Ang pesta ng Kuyunon ay salitang Kuyunin, na ang ibig sabihin ay pesta ng kanilang pangkat etniko. Ito ay naglalayong mapanatili ang mayaman at natatanging kultura at tradisyon ng mga taong Kuyunon, na isang pangunahing pangkat etniko sa lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin naman ang pagsali ng Navy sa kapestahang ito ang mas lalo pang mapagtibay ang kanilang relasyon sa local government at private agencies sa lalawigan ng Palawan. Kaugnay naman ang Pestay ang Kuyunon sa Puerto Princesa, 200 na sibilyan naman ang hinatid ng BRP Double Dilsur LD602 mula Puerto Princesa City hanggang Cuyo Island, Palawan noong Agosto 24. Mula naman sa anchorage area sa Cuyo, gumamit ng 2 landing craft ang nasabing barko upang madala sa pantalan ang mga pasahero na dumalo at nakilahok sa paggunita ng 400th anibersaryo ng kristyanisasyon ng Cuyo Island noong Agosto 26. At yan muna ang balita mula dito sa Palawan. Ito ang inyong kanibi, Seaman First Journalist Privicates A. Zabanal, nag-uulat para sa oras ng Mandaragat at Mandirigma. Thank you.
Davao, pinangunahan ng Naval Forces Eastern Mindanao. Ang kwento mula kay Ka-Navy Seaman, Second Class Journalist, Sairin Henobata. Nagsagawa ang Naval Forces Eastern Mindanao ng tatlong araw na Youth Leadership Summit sa Jose Artuason Jr. Memorial National High School, Katagong City, Davao del Norte, noong 19-21 ng Agosto taong kasalukuyan. 28 kabataan mula sa Barangay Badaom ang dumalo sa nasabing aktibidad na naging matagumpay sa tulong ng Bravo Company ng 28th Infantry Battalion ng Philippine Army at sa kooperasyon ng Youth for Peace Movement Tagum Chapter na sinuportahan naman ng Sanguniang Kabataan at Barangay Council ng Madaom. Nakapaloob sa nasabing programang pangkabataan ang iba't ibang aktibidad gaya ng Gidon Making Competition, Peace Bonfire, Tree Planting, Coastal Cleanup, Academic Competitions, at Team Building. Tinalakay rin sa nasabing summit ang Life of a 4-H Culture of Security at ang RA 7077 o Republic Act of 1991. Ang nasabing summit ay naglalayong mapalawak ang kaalaman at mahubog ang mga kasanayan ng mga kabataan. Hinihikayat din ang mga kabataan na maging mabuting huwaran at maging responsabling miyembro ng komunidad at lipunan. Layunin din ito na maibahagi sa kanila ang mga kwento at aral na magbubukas at tatatak sa kanilang mga kaisipan upang hindi manilang ng anumang mga teroristang grupo. Mula dito sa Naval Forces Eastern Mindanao, ako ang inyong Ka-Navy, Seaman Second Class Journalist Sairin R. Henobata, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Magdirigma. Nasapat kamakailan ang pinagsanib ng puwersa ng Philippine Navy at Bureau of Customs na isang bangka sa kayang limang tripulante nito at ang mga undocumented assorted seekers sa silangang karagatan sakop ng Balot Island sa Sulu Province. Tinangka pa di umanong tumakas ng nasabing bangka nung walang pagkakilanlan, ngunit ito ay hinabol ng isang Navy patrol boat at sumailalim sa board and search procedure. Doon nga ay natuklasan ng mga tauhan ng Naval Forces Western Mindanao at ng Bureau of Customs ang mga kargamento nito na walang mga legal na dokumento, kabilang ang 182 pahon na hinihilalang smuggled na sigarilyong may tatak na Fort at Astro. Ang mga undocumented na sigarilyo at ang bangkang ginamit ng mga suspect ay mga kabuuan na halagang 6,620,000 pesos. Kinilala ang limang crew ng bangka bilang sina Munal Safari Haile, Asmat Ismael Tingkahan, Latas Tingkahan Ismael, Pardi S. Ukang at Alsi S. Tingkahan. Maayos naman ang kondisyon pisikal ng mga nabanggit na crew na sila ay sinailalim sa medical check-up sa Camp Tambaro General Hospital. Ang mga nahuling individual at mga nasabat na kargamento ay isinalin sa kustodiya ng DOC Zamboanga District para sa nararapat na disposisyon. Samantala, negatibo naman sa presensya ng pinagbabawal na gamot ang nasakoteng bangka, batay na rin sa isinigawang inspeksyon ang mga operatida ng PIDEA 9 sa pamamagitan ng K-9 unit nito. Mula dito sa Naval Forces Western Mindanao, ako po si Seaman First Journalist Kisna Jane Tita Lamo, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Ako po si Captain Charles Merigay Villanueva, Philippine Navy General Staff Corps. Inaanyayahan ko po kayo na manood at suportahan ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Pasada Balita!
Balitang Pampalakasan. Napabilang ang tatlong tauhan ng Philippine Navy sa pambato ng Pilipinas sa International Netball Event 2022 na ginanap sa Jeonju, Korea nito lamang Agosto taong kasalukuyan. Kasama sa nabuong Philippine Netball Federation na lumuhok sa kompetisyon sina Seaman First Karen Lumogda, Seaman Second Merenciana Ewan Richard Laga Arayi at Apprentice Seaman Kathleen Jane Senyo. Kabilang din ang mga netball athletes ng Philippine Army, Philippine Air Force at ilang mga civilian athletes. Umabot sa finals ang netball team kalaban ng Singapore, ngunit nabigong masungkit ang gold medal dahil sa kinapos na score na 47-39. Gayunpaman, naiuwi naman ng Philippine team ang silver medal. Ang international netball event ay nilahukan ng mga delegasyon mula sa Philippines, Singapore, Nepal at Korea. Sa isang panayam kay team captain, Seaman First Lumogda, ibinahagi niya ang mga paghahandang ginawa nila para sa kompetisyon. Sinabi rin niya ang layunin ng kanilang pagsali. Yung preparation namin sa Jeonju is, una, syempre nung pandemic, nag-zoom workout kami. Then, January, nag-conduct kami ng tryouts. Then, yung nagkaroon na, medyo lumuwag na, nagkaroon na ng face-to-face. Everyday din yung training namin. May zoom workout kami. Then, yung face-to-face namin is Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. And yung sa Jeonju namin is puro bago yung dinala for preparation of Asian Netball Championship in Singapore na gaganapin sa September 1 to 12, 2023. Sa ngayon, ang Philippine Netball Team ay naghahanda para sa paparating na Asian Netball Championship 2022 na gaganapin sa Singapore ngayong September at 32nd Southeast Asian Games na gaganapin naman sa Cambodia. Mula dito sa Fort Bonifacio, Taguig City, ako ang inyong ka-Navy, Seaman First Journalist Charmaine de la Cruz, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Sa gitna ng kinakaharap pa rin nating krisis pang kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic, iniutos na ng pamahalaan ang pagkakaroon ng face-to-face classes sa mga pribado at pampublikong paaralan. Kaya naman patuloy pa rin ang isinasagawang ugnayang pangkomunidad ng Philippine Navy sa iba't ibang lalawigan ng bansa gaya ng Sorsogon, Pangasinan, La Union, Abra at Davao. Sa layuning makapagbigay ng tulong sa mga underprivileged children, muling nabigay ang Naval Forces Southern Luzon ng mga gamit pang eskwela sa mga mag-aaral ng daycare center sa Sitio Tinago, Barangay San Rafael, Pilar, Sorsogon nito lamang nakaraang buwan. Bit-bit ang mga kagamitan, mga bigas at mga pagkain, tinawid ng mga tauhan ng Civil Military Operations Unit Southern Luzon ang karagatan ng Pilar Sorsogon upang marating ang Tinago Child Development Center at mabigyan ang mga daycare students nito ng mga libreng bags at school supplies. 30 mag-aaral ang nabiyayaan ng mga libreng gamit pang eskwela na nagmula sa donasyon ng UNC Society of Juniors Fellows Alumni Association Incorporation sa pamamagitan ni retired Captain Gilbert Pasha Philippine Navy na personal ding dumalo sa nasabing proyekto. Naghanda at nagpakain din ang mga tauhan ng Navy ng simpleng merienda at inumin para sa mga bata at nagkaroon din ng maikling programa kung saan nagpamalas ng kani-kanilang talento sa pagsasayaw ang mga mag-aaral at kanilang mga guro at magulang bilang pasasalamat sa Navy. Namigay rin ng bigas ang mga tauhan ng Navy sa pamilya ng mga mag-aaral upang makatulong sa pang-araw-araw nilang pagkain. Ang pamamahagi ng school bags at school supplies ay ang ikalawang serya ng Lingap Karunungan Project sa ilalim ng Lingap Pangarap Program na inilunsad ng Naval Forces Southern Luzon kasama ang mga partner stakeholders nito. Nakilahok naman ang mga tauhan ng Civil Military Operations Northern Luzon sa isinagawang Brigada Eskwela sa mga probinsya ng La Union at Piling Bayan ng Pangasinan,
Bahagi ng mga kaganapan sa nasabing brigada eskwela ay ang pagpuputol ng punong kahoy, pagkukumpuni ng mga classrooms at paglilinis sa paligid ng mga paaralang elementary ng Bangbanggolan at Tangkigan sa San Fernando City, Wenceslao Elementary School sa Caba, La Union, Santiago at Paringao Elementary School sa Bawang, La Union, West Central Elementary School sa San Nicolas sa Agoo, La Union, at sa Telbang Elementary School sa Alaminos, Pangasinan. Ang Brigada Eskwela 2022 ay isang komprehensibong inisyatiba na may temang Tugon sa Hamon ng Ligtas na Balik-aral. Layunin nito ang magkaroon ng ligtas at maayos na silid-aralan para sa mga guro at mag-aaral sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap at pagtutulungan upang maisaayos ang mga paaralan. Samantala, pinangunahan naman ng Naval Forces Eastern Mindanao sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit Eastern Mindanao ang pagbibigay ng libreng serbisyong medical at dental sa Barangay Madaum, Tagum City sa Davao del Norte. Kasama ang mga tauhan ng iba't ibang military units, mga naval at marine reservists, private organizations at government agencies, may kabuuang 1,224 na residente ng nasabing barangay ang nakinabang sa mga serbisyong ibinigay ng programang ito. 581 ang sumailalim sa medical consultation at nabigyan ng mga gamot. 110 naman ang nabunutan ng ngipin at 150 ang nakaranas sa kauna-unahang pagkakataon ng libreng check-up sa mata at nabigyan din ng mga libreng reading glasses. 213 ang batang sumailalim sa libreng tule, kasabay din ang 117 mga bata na nakabilang sa feeding activity. Isang serbisyong pangkalusugan rin ang nilahukan ng Philippine Navy sa Operasyo Pavilion Town Plaza ng Bayan ng Ginubatan sa Albay. Ang nasabing medical mission ay kabilang sa fiesta serbisyo na bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng nasabing bayan. Ang nasabing fiesta serbisyo ay kinapalooban ng medical at dental services, family planning, counseling at nutrition, good grooming, oral hygiene at booster vaccination. Kabilang ang mga medical team ng Naval Force sa Southern Luzon sa mga nagbigay ng free medical consultation sa halos 100 residente. Ang mga serbisyong pampubliko na ibinigay at nilahukan ng Philippine Navy sa Sorsogon, Pangasinan, La Union at Tagum City ay patunay lamang na sa pagsasanib puwersa ng pribadong ahensya at iba't ibang sangay ng pamahalaan ay maraming mahatiran ng pangunahing pangkailangan. Kaya mula sa kaibuturan ng aming mga puso at sa ngalan ng Philippine Navy, muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay tulong sa programang ito kabilang ang University of Nueva Caceres Society of Junior Fellows Alumni Association Incorporation, Libingan Dry Goods Retailing of Legazpi, Pamahalaang Barangay ng San Rafael Pilar Sorsogon, Coast Guard Station Pilar Sorsogon, Davao Central Seventh-day Adventist Church, ProSight Optical Incorporation, Tagum City Health Office, Unifruity Philippines Incorporation, Philippine Charity Sweepstakes Office, Madaum Barangay Health Office, Madaum Barangay Council, Camp Panacan Station Hospital, 10th Infantry Division Philippine Army, 28th Infantry Battalion Philippine Army, 71st Naval Group Reserve at 920th Marine Company Reserve. Kayo po lahat ay tunay na alagad ng kabutihan na laging tumutugon sa panawagan sa pagtulong ng ating komunidad sa anumang sulok ng ating bansa. Ang ating pagsama-sama ay para sa serbisyo ng mamamayan, serbisyong pangkaunlaran at serbisyong pangkabayabaan. Para sa serbisyong bayan, ako po inyong kanibi, Seaman First Journalist Catherine K.L. Parin, Philippine Navy, nag-uulat para sa oras ng mandalagat at mandirigma. Patuloy kaming magbabalita dahil mula sa karagatan, kami ang tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Ito ang oras ng mandaragat at mandirigma. Thank you.
sapagkat lang ang makakarating sa liga ng lahat, pag-asang hatid, karamay sa puso, diwa at ng bayan sa gulong.